salamat sa mga ka-vlog. It's Mary na yung Backstreet TV channel po. Support this video guys. Ang tabayanan nyo po, panoorin nyo po, lalong-lalo na sa mga aspirant na mag-exam o balak o magplano, nagpaplano pa lang, I mean na mag-schooling at makapag-exam na rin at the same time. So for today's video guys, sasagutin ko o talagang itotodo na ni Kabulol talaga ang pag-share ko po sa inyo sa mga nalalaman natin. Ito pong video nito ay patungkol sa ano po ba yung actual na pwede ninyong mapag-examine, yung talagang mismong sa araw ng exam ninyo, ano ba yung mga mechanics na ginagawa ng nagpapa-exam regarding listening at reading. I mean, listening at reading. Nabubulol si Kabulol. Yan lang naman talaga ang dalawang pinag-aaralan actually ng mga EPS factory worker po dito. Kailangan nilang mag-aral regarding sa reading at saka listening. So, magbibigay si Kabulol ng video para mas maunawaan po ninyo at mas makatulong po at the same time para po sa inyo sa mga maraming nagtatanong, Sir, how to pass the exam? Sir, mahirap po ba yung exam? Sir, ano po ba yung pag-examine ba? Sir, ano ba yung pag-take namin ng exam about reading at saka listening? Any idea? Any tips? Any help, sir? Para kahit papano magkaroon kami ng idea bago kami mag-schooling po. Baka kasi mag-aaral kami ng Korean tapos hindi naman daw po sila makakapasa. Sa madaling salita, mahirap daw po. So ano ba dapat daw ang unahing pag-aralan, i-review para kahit papano madali daw silang matuto sa Hangul o sa Korean language. Marami sa kanila na nag-enroll daw po sila na wala man silang naiintindihan o nauunawahan. Again, bago ko i-share yung video guys, hindi po tayo professional. So disclaimer lang po, tanging experience lang po ni Kabulol. Sampu ng aking mga kaibigan na nandito na lagi kong pinagtatanungan regarding sa mga important matters na alam kong makakatulong po sa inyo based on our own experience at own opinion po na nasa sa inyo po, kasi at the end of the day, kahit na anong sabihin namin, nag-aral ka pa o sino pang Poncho Pilato yung nagturo na ibigay sa inyo ng tips, at the end of the day, kayo't kayo pa rin ang mag-decide para sa sarili ninyo kung ano yung diskarte na gagawin nyo. Again guys, itong video to papakita ko sa video kong to yung tama at paano ang mechanics na ginagawa sa mismong araw ng exam. Kung PBT man yan, paper-based test man yan, or CBT, computer-based test. So, dalawa yon, reading at saka listening. Dito nyo makikita kung anong kahalagaan ng pag-aaral sa mga basic na nakikita natin mga bagay tulad ng sombrero, jacket, salamin, sakyan, mga basic na nakikita natin. At saka sa mga listening, papasok po yon. Pero syempre, bago yon nakikita nyo naman, naka-busy Kabulol. Bago natin umpisan yung video to, mamamalengke muna ako. So, lagi nyo lang nakikita si Kabulol namamalengke. Kasi nga, Sabado ngayon. So, araw ng pamamalengke ni Kabulol. At saka wala pala kami pasok. So, ang tabayan natin... nabubulol naman si Kabulol. So, stay tuned. Isa-shoutout ko na rin po kayo. Standby lang po kayo dyan. Bye-bye. See you again later. Andito na tayo guys. Oh, Biro. Taling. Yun, what's up mga kablol, kakauwi lang natin. So, namili tayo. So, hindi ko na isinama dahil alam nyo kung saan tayo pumupunta at namimili. So, anyway guys, bumalik na po tayo sa ating topic. So, itong video to, hindi ko na patatagalin. Gusto ko talaga po kayong tulungan. So, ibibigay ko na po lahat ng kaya kong i-share po sa inyo. At the same time, siyempre malaking tulong na rin po to para sa inyo. At sa iba naman na nakakaalam nito, so... Sa mga baguhan lang po to, sa next video na lang po kayo kung hindi po kayo interesado. So, well, anyway, uunahin natin yung reading. Kagaya na sabi ko kanina, dalawang klase yung pag-i-exam po ninyo sa South Korea. Kahit na PBT yan or CBT, ang reading at saka listening, take to 20 points po yan.
So 200 points po yan kapag nag-exam kayo, yung score, highest score nyo o yung perfect score sa POEA na gaganapin ang mga magtitik ng CBT. Ang pagtitik ng CBT, talagang mismong sa Ortigas yan, sa main branch ng POEA building po ha. Hindi po pwede sa mga, kung taga Mindanao ka, wala pong nagpapa-exam po doon. Sa PBT, kung magkakaroon, doon po papasok yung mga malalapit na universidad o kung saan itatalaga ni POEA na pwede kayong mag-take ng exam through PBT. Pero yung CBT po, kasi marami nagtatanong, talagang kailangan yung lumuwas ng Manila para mag-take ng exam. Again, malinaw po yun ha. So ngayon, bumalik na po tayo sa ating topic. So ngayon guys, uunahin ko po yung listening. Dito malalaman po ninyo ang kahalagan ng mga keyword na sinasabi ko kanina na basic lang po. So marabatin po ninyong panoorin nyo muna bago ko po ipagpatuloy yung pagpapaliwanag po sa inyo kung bakit ko nasabing mahalaga yung basic. So panoorin po ninyo, uunahin natin yung listening. Kuko, al맞은 대답을 고르십시오. 271번 문제입니다. 사람들은 여기에서 무엇을 합니까? 1번 돈을 찾습니다. 2번 음료수를 삽니다. 3번 사진을 찍습니다. 4번 전화 요금을 냅니다. 2번 음료수를 삽니다. 272번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 과일을 파는 가게입니다. 2번 축구를 하는 운동장입니다. 3번 닭을 기르는 양계장입니다. 4번 머리를 자르는 미용실입니다. 3번 닭을 기르는 양계장입니다. 273번 문제입니다. 사람들은 이곳에서 무엇을 합니까? 1번 버스를 탑니다. 2번 자전거를 탑니다. 3번 택시를 기다립니다. 4번 지하철 표를 삽니다. 1번 버스를 탑니다. 274번 문제입니다. 여기에서 무엇을 합니까? 1번 돈을 찾습니다. 2번 집을 구합니다. 3번 영화를 봅니다. 4번 편지를 붙입니다. 3번 영화를 봅니다. 275번 문제입니다. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1번 약을 살 수 있습니다. 2번 영화를 볼 수 있습니다. 3번 머리를 자를 수 있습니다. 4번 비행기 표를 살 수 있습니다. 1번 약을 살 수 있습니다. 276번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 지하철을 기다리는 곳입니다. 2번 아픈 사람을 치료하는 곳입니다. 3번 외국으로 가는 비행기를 타는 곳입니다. 4번 외국 돈을 한국 돈으로 바꾸는 곳입니다. 2번 아픈 사람을 치료하는 곳입니다. So yan guys, napanood na po ninyo.
So kailangan kapag magte-take ka ng listening, napaka-importante ng yung pandinig mo talaga, naririnig mo talaga ng klaro. Tulad nun, ang sinusundan mo lang pag-listening, kailangan hindi ka pwedeng mawala, is yung number. Tulad nun, 271. Ibek, Chilsip, Ilbon, Imnida. Diba? Narinig nyo naman yon. At ang question dun, minsan inuulit niya ng dalawang beses. Huwag kayong malilito. Minsan dalawang beses. Tapos yung sagot niya multiple choice, hindi siya A, B, C, D. Numbers yan ng 1, 2, 3, 4. Sabi niya, diba? Ilbon, Ibon, Sambon, Sabon. So, ayun yung gagawin yung guide para hindi kayo mawala. Inuulit ko. Ha? Kailangan aware kayo sa mga keyword na sinasabi ko. Tulad kanina, nakita nyo naman yung unang part ng listening. Nakita nyo yung bento machine, yung laman nun. Drinks, di ba? Mga canned drinks. So, sa Korea, ng mga drinks, omlyusu ang tawag nila dun. Di ba? O, sa question ng Ibek, Chilsip, Ilbon, kung narinig po ninyo, sabi niya, musun, what kind? Kung alam nyo po yung what kind, yung musun, so, kahit na malaking mahabang paragraph yung sinabi nung nagsasalita dun sa listening, magkakaroon na kayo ng idea kasi drawing yung nakikita nyo doon na refrigerator siya na napakalaki na maraming drinks sa loob. So, ang tawag nila dito sa South Korea sa mga drinks in Korean is omlyusu. Diba? Tapos, pag narinig nyo yung question niya, marinig nyo yung musun mo. Yung mo, what kind? Yun ang ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin nun? Ano ba yun? Sabi niya, diba? So, makikita nyo picture. So, meaning, sinasabi nung sentence na nagsasalita, ano daw sa pangalan o ang tawag dun sa nakikita natin sa larawan. Tapos sinasabi niya yung answer niyang 1, 2, 3, 4, Ilbon, Sajin. O yung Sajin, picture. Alimbawa lang po to, example lang po. Ngayon, kung marinig nyo po yung omlyusu, yun yung drinks. Ibig sabihin, yung tamang answer is yung drinks omlyusu. Kasi yung nakalagay sa picture, kung ano yung tawag doon o pangalan nun, kung anong ibig sabihin nun, kaya nga musun. Ano ba yun? Anong laman? What kind? So, hindi naman yan na literato, hindi naman yung lamesa o libro, di ba? So, napaka-importante talaga ng keyword pagdating sa exam. So, yung iba naman, nakita nyo sa drawing, mga manok, di ba? Manok yan. So, lagi niya sinasabi doon, kung hindi mo man maintindihan yung mga sinasagot ni tanong nung sentence, doon sa 1, 2, 3, 4, nakita mo yung drawing, magbase ka doon na manok ang nakalagay. So, kailangan alam mo sa Korean kung ano ang tawag sa manok. Diba? Ang manok sa Korean, duck. Duck. Hindi siya bibe. Ang bibe sa Korean is uri. Maliwanag dyan. Huwag kayong malito. Ang bibe sa Korean, uri. In English, duck. Diba? Sa Korean naman, ang manok, sa English, ang chicken. Diba? Ang manok sa Tagalog, chicken sa English. Sa Korean naman, duck. Chicken. So, kung hindi mo naiintindihan yun, tapos makinig ka dun sa mga multiple choice na 1, 2, 3, 4, pag hindi mo narinig dun yung, may narinig ka dun na chicken na hindi related dun sa drawing, halimbawa, ang sasabihin kung nalalaman mo, kagong, di ba? O yung furniture, kago, o namu, hindi naman kahoy yan, o sagwa, di ba? Hindi naman yan, o guail, hindi naman prutas yung nasa picture. Pag narinig mo yung duck, so meaning, yun yung tamang sagot, duck. So, ganun lang mga kabulol. Ang pag-exam sa listening. Ang keyword dyan, ang napakahalaga, napaka-importante, kaya mag-focus kayo sa keyword talaga. Hindi ko sinasabing lahat keyword ang pag-aaralan po ninyo, laman ng exam. So, ito'y makakatulong sa inyo upang gamitin nyo para mag-guide kayo, huwag kayong malito. Nagkakaintindihan po tayo sa listening. Number one, kailangan aware ka sa number para hindi ka malito. Minsan kasi, ang exam na listening, dalawang beses niya inuulit, yung tanong. Minsan kung hindi ka focus, akala mo nasa ibang number na, kung hindi mo nasusundan yung number, kung hindi mo alam o memorize yung number, malilito ka na hanggang sa magkandaletse-letse na yung exam mo. So, uulitin ko, dalawang beses niya inuulit yung question. Ibek, Chilsip, Ilbon. Tapos sasabihin niyang unang beses, tapos uulitin niya. Ganon. Kaya huwag kayong malito. So, sa mga nakapag take na ng exam recently, paki-correct na lang ako, if I'm wrong sa mga sinasabi ko, kung tama ba yung sinasabi ko na dalawang beses, nung kami kasi, dalawang beses inuulit.
So, palagay ko tama naman ang sinabi ko. Mag-message na lang po kayo para makatulong sa mga kababayan natin. Mabigyan sila ng kaalaman. So, sharing is caring. Ngayon, dumako naman tayo sa reading, guys. Oh, so yan guys, nakita nyo naman ang reading kung paano naman yung pinagkaiba niya sa listening. Sa reading, ikaw talaga ang magbabasa. So, inuulit ko, may designated na tamang oras sa pagtitik ng reading at saka exam. So, kailangan bago ka ma-end o matapos yung oras mo, kailangan masagot mo lahat yan. So, ngayon, eto yung reading. Kung mapapansin nyo naman ang pagkakaiba niya sa listening may nagsasalita, hanapin mo lang kung nasan yung tamang sagot. Nagagamitin mo, naging guide mo sa mga keyword na sinasabi ko, yung mga OD, pag-aaralan. When, where, why, what, who. Dapat alam mo yan sa Korean. Yan ang magiging guide mo talaga kapag magtetik ka ng exam. Kasi kung hindi mo alam, gagamitin mo sa listening yun para mapagdugtong-dugtong mo at maging klaro yung pagsagot mo sa mga answer. Inuulit ko. Sa reading, ibang-iba. Kailangan dito talaga matalas ang memorya mo. Minsan, kagaya na sabi ko sa'yo, makikita mo sa drawing. Diba? Sa drawing ka magbabase. Papakita niya yung mismong drawing, hanapin mo lang yung tamang sagot doon sa multiple choice na 1, 2, 3, 4, il, i, sam, sa. Hanapin mo lang siya doon. Tulad ng orasan, example na lang. Dapat marunong ka rin magbasa ng orasan sa Korean. Alam mo yung ibig sabihin ng AM, at saka PM. Alam mo yung hapon at saka gabi. Iba-ibang tawag dyan. AM at saka PM. Mostly common na ginagamit dyan kapag tumitingin tayo ng orasan. Pero kapag tinatanong tayo kung halimbawa anong oras ka dadating, mga gabi o kaya hapon na o kaya umaga. Ibang term yun ng awards nila rito. Halimbawa, nakita nyo yung orasan na sample kanina. Nakalagay 2, magtuto na, 1:55, if I'm not mistaken. Magtuto o'clock na, so 1:55. So yung 1:55 na yun, kung hindi mo alam sa Korean kung ano yun, AM yun o PM, mamamali ka na. So ang tamang sagot dun, huhu. Ang tamang sagot dun, huhu, hapon, PM. 1:55 PM. So ang tamang sagot dun, hindi siya achim. Yung achim, umaga. Kaya nga achim, madalas ginagamit. Achim siksa. Siksa, kumain ka na ba ng breakfast mo? Ganun yung minsan sinasabi nila rito. Siksa sa'yo, pap, achim mo goyo? Sasabi nila, kumain ka ba ng almusal mo, breakfast mo? So meaning, umaga yon. So yung huhu, hapon yon. Kaya nga kapag sinasabi, kapag kakain na kami, jom simpam mo goyo. So ibig sabihin, lunch break na, hapon na. Kaya huhu ang PM sa Korean. So pakicorrect na lang din ako sa mga expert dyan, if I'm wrong. This kind of video, just disclaimer lang. So, kailangan ko lang ma-share yung mga nalalaman natin at the same time para makatulong. Kagaya na sabi ko, pinaka-pangit na ugali o malaking kasalanan sa buhay natin yung may kakayan tayong tumulong kahit lang sa maliit na bagay,
pero hindi natin ginawa, hindi ba? So hindi tayo perfecto, pinagdaanan ko yung pinagdaanan po ninyo, kaya alam ko yung sitwasyon ng nandiyan po kayo. So talagang gusto kong makatulong. So yan guys, sana kahit papaano nagkaroon kayo ng idea, naging klaro sa inyo yung mga katanungan ninyo na naghahanap o naghihintay ng mga kasagutan. Pasensya na kayo kung minsan nagko-comment kayo, hindi ko kagad nare-reply dahil busy si Kabulol. So ngayon, may time tayo. So naisipan kong gawin ito. So credit pala sa may mga may-ari ng mga video nito. Kasi mahirap kung sinasabi ko lang talaga. Iba pa rin yung mismong nakikita ninyo. Kaya credit sa mga may-ari nito. So salamat po sa inyo. Kumuha lang ako ng mga footage ng video po nila para mas maunawaan at ma-delivered ko po sa inyo at mapaintindi ng mabuti. So again guys, inuulit ko yung exam at the end of the day, kahit anong sabihin ko, sabihin ng mga kaibigan ninyo o nag-schooling ka, self-study ka man, at the end of the day, nasa sayo pa rin ang may hawak o nasa kamay mo pa rin ang way para magtagumpay ka sa mga bagay na minimithi mo. So wala yan sa mga nagturo sa atin. Tinuruan ka nga kung hindi mo naman isinapuso at isinaisip, baliwala. So nag-aral ka na, nag-umpisa ka na, sinimulan mo na, tapusin mo na hanggang dulo. Mag-failed ka man sa bandang dulo, hindi ka pa rin talunan, hindi ka pa rin talo. Kasi magagamit mo yon sa panibagong level ng buhay mo. O kaya kung gusto mo mag-take ulit ng exam, at least kahit papano, nagkaroon ka na ng background, alam mo na. Kumbaga, kailangan mo lang i-sustain at i-improve kung saan ka mahina, kung saan ka kailangan pang mag-improve. So, ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, di ba, we must learn from our mistake. Ang best teacher dito sa mundo is yung experience natin. Doon tayo mas matututo. Kasi kung hindi mo mararanasan yan, kahit anong paalala sa'yo, kahit anong gabay o pag-advise sa'yo, hindi ka maniniwala eh. Mas maniniwala kapag mismong ikaw mismo ang nakaranas. Hindi ba? Ganyan yung mga estilo natin. Doon natin na marirealize na tama sinasabi nila kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun. So guys, inuulit ko yung mga keyword na yan. Isa sa mga kasangkapan, isa sa paraan, isa sa way upang maipasa mo yung exam. But lagi ko sinasabi sa inyo, it's better na talaga mag-aral kayo pati yung mga sentence nila. Pag-aralin nyo yung mga vocabulary nila, lalo yun na yung mga Sino-Korean, Native Korean, mga numbers, yung mga basic na bagay, tulad niya, Sajin, Kurim, ito, kalendaryo, bagkabang, moja, di ba? Mga ito, ibul, ibulot, jacket, tsaka baji, di ba? Guys, mag-shoutout muna tayo guys bago tayo tuluyang magpaalam. So guys, gusto ko pong i-shoutout si Gemalyn Bituin. Pasensya na, late shoutout po to kasi may mga late upload po tayo sa mga naghihintay ng shoutout. Kung hindi kayo na-shoutout sa mismo mga napapanood po ninyong video, ibig sabihin, sa susunod na video po kayo ma-shoutout dahil minsan may mga late upload nga tayo. So, Gemalyn Bituin, pa-shoutout na din po sa next video nyo. Gemalyn Bituin po ng Taytay Rizal, aspirant din po ako, salamat. Maraming salamat, special shoutout po sa iyo, Ma'am Gemalyn Bituin. Tsaka kaya, Chanox Motolof, bagong Kalapatits. Chanox Motolop, bagong Kalapatits. Okay na idol, salamat sa impo, pa-shoutout naman. Special shoutout sa'yo. Miko Kwan, pa-shoutout idol, Kabulol, sana soon makapagtrabaho din ako dyan. Special shoutout po sa'yo. At kaya Gina Labutap. Gina Labutap, sir, pa-shoutout naman sa anak ko. Dyan siya sa Korea. Vincent Labutap, watching for Bahrain. So sa anak po niya, no, ni Mama Gina Labutap, shoutout daw po sa inyo, Sir Vincent Labutap, watching for Bahrain. Sabi po ni Ma'am Gina Labutap, shoutout din po sa inyo, Ma'am. At kay John Leo Balmeo, kamusta ka, Blol? Ingat lagi at pa-shoutout po. Lapit na training ko sa 6 na, nawa maging okay ang lahat. Salamat ng pag-inspired sa amin. So, special shout sa inyo, Sir John Leo Balmeo. At kay Dubs TV, first ulit kabalin, shoutout, pabalik na ako, Ken. So, pabalik na daw po siya dito, isa nating kababayan na Kapampangan. Shoutout sa inyo, Dubs TV. At kaya Diggs Castillo, shoutout sir, isa akong EPS aspirant sa ngayon, nag-enroll muna ako sa isang Korean school, sana balang araw makarating din ako dyan. Shoutout po sa iyo sir Diggs Castillo. At kaya Bernard Motovlog, shoutout sa iyo, shoutout sa next shoutout next subscriber. Ang nag-aaral na din po ako ng Korean language, bakit ganito sir, parang isang buwan wala pa rin ako maintindihan. Sabi po ni Sir Bernard Motovlog, shoutout po sa inyo. At kaya MJ Orlanda, pa-shoutout idol,
Isa po akong EPS aspirant sa ngayon. Isa po akong KLT idol. Sana makapunta din ako dyan balang araw. Mahirap po, kakayanin po. Idol para sa pamilya. Shoutout sa iyo, sir. Kaya Nicholas Tampos, idol, kamusta? Pabati naman from Marikina City. Always watching sa iyo, KLT 19 Batch 2. Waiting maselect. Ingat palagi, Kabulol. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, sir. Nicholas Tampos, special shoutout sa iyo. At kay, ano na rin, kay Brochi TV, kaibigan natin yan dito sa South Korea. So, napakabait nito at marami rin kayong matutulungan sa kanya. Sabi niya, watching bro, tuloy lang. Salamat Brochi TV sa pag-drop by sa aking channel. At kaya Bert Bailar. Bert Bailar, pa-shoutout po, Sir KLT19 Batch 2. Passer daw po siya. Shoutout sa iyo, sir. At kay Pat's channel, pa-shoutout po sa next video, idol. Bulol, aspirant din ako pero planning nag-exam kukuha ko. I need some motivation lang kasi EPS 1918 din di ako natuloy dahil sa disqualify from pre-registration. Kaya nag-Saudi muna ako at hanggang ngayon dito pa rin wala ang pagbabago sa life. Now I'm decided to pursue Korea. So shoutout sa iyo Pat's channel, good luck po sa mga bagay na pinaplano mo. Tuloy mo lang po. At kay Afrojas, shout out po Kabulol from Cagayan de Oro City. Isa po ako sa mga taga panood mo. Mag-exam po ako sa darating na March 17 sana po makapunta at makapagtrabaho ako sa South Korea. Pangarap ko po makarating dyan balang araw. Salamat po sa mga video mo Kabulol. God bless po. God bless din po sa inyo. Afrojas, shout out sa iyo. At kay Jepoy TV, saktong-saktong topic mo, Kabulol. Naliwanagan ako. Salamat pa. Shout out. Waiting na din sa darating na massive selection. So, good luck sa inyo. Jepoy TV, shout out sa iyo. At kay Celio Puno, keep safe always, idol, Kabulol, watching here in Cebu. Shout out sa next video mo po. Shout out sa iyo. Celio Puno, stay safe. God bless. Aisuke Play YT, maraming salamat, Kabulol. Ako yung dati na wala pang CCBN. Ngayon, meron na at approved na din yung visa ko. Thank you sa lahat. Pa shout out sa next video mo. Thanks po. Aisuke Play YT, good luck at congratulations po sa inyo. At kaya, Rialyn Kikoy, pa-shout out Kabulol, sana makapunta ako dyan from Negros Oriental po ako, pero nasa Cebu ako, salamat Kabulol, God bless. Special shout out kay Rialyn Kikoy, shout out po sa inyo. At kay Bernard Almirol Boy Dodong. Lods, pa-shout out next video, always nood ako sa mga video mo, EPS aspirant po. Shoutout sa iyo, Bernard Almirol by Dodong. Ang hirap basahin ng mga pangalan ng mga nagpapa-shoutout sa atin ng mga Kabulol. Shoutout sa iyo, sir. So, that's it, guys. So, ang dami. So, sana narinig po ninyo yung mga pangalan po ninyo. Keep on message lang po sa ating comment section kung gusto po ninyo magpa-shoutout. Again, guys, mahaba na yung video natin. So, sana kahit papano may konti na naman kayong nalaman. Sa iba, OA po yung mga ginagawa natin, pero para sa iba, malaking bagay na to. Maliit man para sa iba naman sobrang laki na to, lalo-lalo na yung sa mga tao talaga zero knowledge na gusto lang talaga makapunta at maihahon sa kahirapan ng kanilang pamilya. Lahat naman tayo gusto yun. So guys, lagi yung tatandaan, lagi ang kahirapan, lagi yan nasa una, wala yan sa dulo. Huwag kayong matakot sa kahirapan dahil sa kahirapan din natin makikita at matatagpuan ang kasarapan ng buhay na minimithi natin. Huwag kayong matakot doon. Lahat ng mga tao umasenso, naging stable sa buhay, dumaan sa hirap. Walang hindi dumaan sa hirap na umangat at natupad yung mga bagay na minimiti niya sa buhay. Mahirap man, hindi man ganun kadali ang pagtupad o pag-abot natin sa mga pangarap. Madadapa ka, pero bangon lang ulit. Patuloy lang po yung pagsagwan ninyo sa mga landas na gusto nyo pupuntaan. At darating din tayo sa mga bagay na minimiti natin sa buhay. Hindi natin namamalayan, andun na pala tayo. Lagi po kayong mag-isip ng positive, stay motivated, be inspired always. Huwag kayong magpa-encourage o magpa-down sa mga negativity na nakikita, napapanood natin o mga tao nakapaligid po sa inyo. Mag-focus lang po kayo, mag-pursue kayo kung ano yung mga bagay na gusto nyo sa buhay. Dahil hanggat bata ka, taglay mo yung edad na yan, kaya mo pa. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil balang araw, yung pinakamahirap na kalaban natin is yung wala na tayong oras, nagkakaedad na tayo. Hindi na natin mababalik pa. Baka sa huli, sasabihin natin, buti sana, tinuloy ko na lang, di ba? Yung sana, pwedeng mangyaring pagsisisihan natin balang araw. So, yung sana mo, gawin mong iporso mo yung hope mo. Lagi natin bigyan ng dahilan yung mga bagay na ginugusto natin o ba't bumabangon tayo sa araw-araw kung ano yung meaning ng buhay na gusto natin ibigay sa mga pamilya natin at sa magiging future natin sa hinaharap na magkakaroon din tayo ng pamilya. So, again, guys,
Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli sa susunod kong aming video. Ito po muli si Christop TV Channel. Buhay abroad ko dito sa bansa South Korea, ang inyong kabulol. So guys, see you again on my next video. Kung nagugustuhan mo yung video ko, kung bago ka sa channel ko, nakakatulong, i-share mo naman at paki-like din naman kung sa tingin mo yung nakakatulong, nakaka-relate ka. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Bago ka mag-subscribe, huwag mo rin kalimutang pindutin yung bell sa gilid. Ilagay mo siya sa all. Bakit? Para ma-notify kita every time na may bago tayong video na upload. Unang-una kang makakapanood. Mag-notify yun sa cellphone or sa laptop mo. So guys, anyway, maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala. Annyeonghaseyo guys. See you again on my next video.